Subukan ninyo ako. Subukan ninyo kami. Takot? Ay, nako. Yung lahat ng mga nag-alipusta sa'yo, mawawala silang parang alikabok. Nakita ninyo? Ako'y nalipusta. Inusig. Pinagwikaan ng lahat ng klaseng masama. Pero nasaan ang mga nagsasalita ng laban sa akin? Nasaan sila ngayon? Nasaan na daw ang nagsalita laban kay Pastor? Nagpakita daw sa kanya ang ama. At yung mga kumakalaban sa kanya ay mawawala parang bula. Kaya kayo, na-intimidate kayo dahil natatakot kayo. Pag nasa totoo kayo, tumayo kayo sa totoo, i-depense ang totoo, at kumari ialay ang buhay sa totoo. Tanong, nasaan na din si Pastor Apollo Kibuloy? Ito'y tatalakayin natin mga kapatid, samahan ninyo ako. Kumusta? Muli ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito sa grupo ng Catholic Faith Defender. At kung bago lang kayo sa ating channel, ininyahan natin ang ating mga kapatid na napadaan lang sa channel na ito na huwag kalimutan ding mag-like, at kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. No, tatalakayin natin itong sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Binabastos ninyo ang katotohanan, binabaligtad ninyo. Sinabi ng ama nung nandito ako, anong sinabi ng ama sa akin? Yung lahat ng mga nag-alipusta sa'yo, mawawala silang parang alikabok. Nakita ninyo? Ako'y nalipusta. Wala niyang halika ng leeg ko. Nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Inusig. Pinagwikaan ng lahat ng klaseng masama. Pero nasaan ang mga nagsasalita ng laban sa akin? Nasaan sila ngayon? Ngayon, ang tanong, talagang nagpakita sa iyo ang ama at sinabing, mawawala silang parang alikabok. Pero nasaan ang mga nagsasalita ng laban sa akin? Nasaan sila ngayon? Mawawala na parang alikabok yung nag-alipusta sa iyo. Ang tanong, ikaw ang nasaan ngayon? Nasaan na kaya si Pastor Apollo Kibuloy? O, wala si Pastor doon, no? Hindi natin nakita. Sa mga interviews natin doon sa kanila, medyo matagal na hindi lang nila nakikita at nakakausap si Pastor Kibuloy. At hiniling ng kampo ni Alias Amanda na yung kaso na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy ilipat sa Pasig City. Dapat matransfer yung hearing sa Davao sa Pasig para mas convenient din sa client ko and then for safety purposes. At pinag-aralan din sa Department of Justice na isiilalim siya sa Witness Protection Program dahil sa mga natanggap na pagbabanta. Kanya nang galing, no, na meron siya mga may nararamdaman siya, mga threat sa kanyang buhay, kaya karapat-dapat lang na mailagay siya sa WP. Ngayon, kasama din ni Pastor Apollo Kibuloy sa warrant of arrest sa Pasig City na bago lang inilabas, wala yung piyansa. Kumusta na kaya yung nagpiyansa sa Davao City? Nahuli na kaya sa panibagong warrant of arrest na walang piyansa? So, ito ang testimony kasi ni Alias Amanda na nakapo sa Senado, no, sa isinagawang investigasyon. Good morning, Honorable Chairperson Risa Ontiveros and other honorable members of the committee. Ako po si Alias Amanda. Ngayong umaga po ay babasahin ko ang aking salaysay na dati ko na rin na i-detalye sa affidavit.
sasubmit ko rin po ang affidavit na yon sa ating chairperson. Dati po akong full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ni Pastor Apollo C. T. Buloy. Gagamitin ko po ang abbreviation na KJC. Pinagsamantalahan ako ni Pastor T. Buloy bilang minor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ang ama. Namulat po ako sa KJC ministry dahil sa aking ama na masugid na nakatutok sa okay lang po, Miss Amanda. Take your time po. Nakatutok sa palabas ni Tiboloy sa TV. 10 years old po ako nung naging full-fledged member ng KGC ang tatay ko sa aming city. Noong 2009, 12 years old na ako noon, sumisimba na kami sa KGC. Ms. Amanda, bago kayo magpatuloy, nais ko lang i-acknowledge ang presensya ni Senador Estrada. Salamat po sa pagdalo ninyo, Sen. Yes, Ms. Amanda, patuloy po. Kasama ang kapatid kong babae na 10 years old naman, mula 2010 to 2011, naging aktibong member kami ng kapatid ko sa KJC. 2012 na binyagan o nabaptize na kami under KGC rites at mula noon official members na kami. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaruling, pagbebenta ng otap at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Bata pa kami noon kaya wala kaming magawa. Kundi sundin ang coordinator kaysa naman ipatawag sa KGC office, mapagalitan at mapapalo kami. Noong December 2012, nirecruit kami ni Marlon Rosete para mangaruling kasama ang group niya na ang tawag ay Psalms of David Orchestra. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City. Doon yan sa KGC Compound, Mozart Street, Greenville Subdivision, Barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City. First time namin ang kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya kami ng kapatid ko, ang sabi niya, oh, ito yung magkapatid, kasama pa ang aming apelido. Noong January 2013, sinabihan kami magkapatid ni KJC Minister Aline Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa eroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre at dun po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KGC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa September 1, 2014 kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko
pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, sanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng ministry of the pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, papahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman, kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath & Body Works brand. Ang specific scent ng Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may dalawang pinto. Yung unang pinto, bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto, papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilik pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy, natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya, unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako, habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya, hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos, hinawakan niyang balikat ko at hinila mahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, umaibabaw sa akin si Kibuloy tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair. Kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay.
Nung dinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya. Nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Kibuloy galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, humiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya pag gising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabi, opo. Nais ko lang bigyan din na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ko. Ang pastoral, mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ang KJC Ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng compound ni Kibuloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono na ng isa ko pang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon. Napaiyak ako habang nagmamakaawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. Pagdating niya, napaiyak ako ulit. Nang hingi ako ng pamasahe kasi sabi ko, gusto ko nang umuwi at sabihin sa kanya ang mga totoong nangyayari. Pagkaalis ko sa KJC, pumunta naman ang nanay ko sa Davao City para i-rescue ang kapatid ko. Pinahirapan nila ang nanay. Pero dahil minor ang kapatid ko, sa kalaunan ay na-release din siya. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC compound. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-recover. Hindi nila nilalabas ang aking transcript of record sa GMC. Ang paaral ng pag-aari. Dahil may utang daw kaming tuition, kami ng kapatid ko. Samantalang, una pa lang, sinabi na nila na kami ay scholar. Nakipag-ugnayan na rin ako sa mga dating pastoral na hindi na rin kontaktado sa KJC. Ibinahagi din nila sa akin ang kanilang mga kakilakilabot na karanasan sa loob. Alam kong hindi lang ako ang minor de edad na biktima ng sexual harassment ni Kibuloy. Pinapasalamatan ko ang komiting ito sa pagkakataong magsalita sa harapan ninyo ngayon. Thank you. At higit, Amanda, pinasasalamatan ng komite ang iyong pagdalo dito ngayong umaga at pagkwento ng iyong kwentong buhay kahit napakahirap. At niyayakap ka po ng komite. Ka, no? Nung simulan kang abusuhin ni Kibuloy. Tama po ba iyon? Opo, tama po. Okay.
At sa iyong pagkakaalam, may iba ka pa bang nakasama na minor de edad na close-in pastoral? Ibig pong sabihin, yung pinagsasamantalahan din silang mga minor de edad ni Kibuloy. Opo, meron. Sa iyong pag-estima, Amanda, mga ilan ang pastoral na close-in ni Kibuloy, minor man o hindi, at any given time? During my time po, may meeting po kasi kami noon. Pinagsama-sama kami sa isang room. Tapos may list po ng pastoral. Doon ko po nakita na nasa 200 mahigit po kami. Pero hindi po ako ganun kasigurado kung close-in po ba, o close-in lang po ba yon, or kasama ang outer circle ng pastoral. Kasi may dalawa pong klase ng pastoral. Inner circle at outer circle po. So yung inner circle na pastoral, yun yung whether minor de edad o hindi minor de edad, pinagsasamantalahan ni Kibuloy. Opo. Yan po ang inner circle. Yun. And then yung outer circle, yun po yung bumubuo ng kabuuang 200. Yung outer circle po, yun yung susunod na maging inner circle. I see. Ano yun? Parang tinitrain pa sila, hinahanda pa sila. Parang ganun po. Eh ano po ba yung mga sinabi nila? Halimbawa itong paulit-ulit ko ning narinig na pangalan na si Jacqueline Roy. Binanggit din nung si Elias Sofia, Jacqueline Roy. Ano po yung privileges na sinasabi nila sa pagiging pastoral? May mga perks ba yan? May special treatment ba? At kaya ko po itinatanong, Miss Amanda, kasi gusto ko lang ikumpara yung pagtrato dun sa ibang mga regular members na nagpapagod naman na maglimos, no, sa mainit na kalsada. So, pero sa pastoral, ano yung special treatment kunyari na ipinapangako? Pag napabilang ka po sa tinatawag na pastoral, pwede ka pong makapag-aral, makakain ng masasarap na pagkain. Yung tirahan po namin doon, aircon, yung shower namin, may heater. Tapos napapasama din po kami sa dinner or lunch ni Kibuloy kasama ng ibang close-in. Ganun po. At lahat din ba ng mga close-in pastoral na pinapangakuan ng ganitong mga privileges, lahat ba sila, lahat ba kayo noon eh kasama din dun sa choir? Opo, kasama po kami. Eh, paano kung hindi marunong kumanta? Design lang po yung iba sa lito. Okay, so basta... Hindi naman po lahat may hawak ng mic. At ito nga, mabalikan natin yung narinig ko sa inyo, narinig ko kay Elias Sofia na pangalan. Sino naman yung Jacqueline Roy na yan o Ate Jack na yan na binanggit sa video at banggit nyo rin sa inyong salaysay? Siya po yung ate-ate namin na bridge po namin bago kami mag-report kay Kibuloy po. So siya yung nagtutulay sa inyo? Opo. Patungo sa pagiging close-in pastoral. Tapos may mga instruction po siya na magdasal po muna kami bago namin iharap yung sarili namin kay Kibuloy. Pero ate-ate ang trato niyo sa kanya? Opo. Kasi tawag din ni Elias Sofia sa kanya, Ate Jack? Opo. Comsec, paki-note na sa susunod na pagdinig natin, imbitahin natin bilang resource person si Ms. Jacqueline Roy. So, Ms. Amanda, napanood nyo rin naman kasama natin lahat ng videos ng mga Ukrainians, sina Elias Sofia at saka Elias Nina. May naalala ka ba nung nandun ka pa rin dun sa kingdom na may mga Ukrainian nga na nandoon? Meron na po. Meron na po. Okay. Sige, babalikan natin yung tungkol sa mga Ukrainian women sa hearing na ito. Nabanggit mo rin, no, na hindi pa rin binibigay
ang iyong transcript of records ng GMC, yung Jose Maria College Foundation Incorporated. So, tama ba yun yung buong pangalan ng GMC? Jose Maria College Foundation? Opo. Okay. So, anong naging impact niyan sa buhay mo? Kasi, alam naman natin, tuwing mag-aaral tayo, magtatapos, yung TOR na yun, kailangan natin para either patuloy na makapag-aral or kung tapos na talaga, makapagtrabaho. So, anong impact na pati TOR mo nasa kamay pa rin ng JMC? Sobrang naapektuhan po ako noon kasi nung bata pa po ako, pangarap ko po talagang makapagtapos. Yun po yung pride ko talaga. Tapos, nung hindi ko nakuha yung TOR ko, parang gumuho po yung gumuho yung mundo ko. Tapos, buti na lang po ngayon, kahit pa paano, may nakukuha pa rin trabaho kahit hindi nakapagtapos. Pero kasi, isa kasi sa pride ko yung makapagtapos po talaga. So, yun ang bahagi, kung maalala nyo, sa isinagawang hearing ngayon, nasaan si Pastor Apollo Kibuloy. Kung totoo na yung sino kaya yung ama nagpakita niya, no, na nagsasabi yung mga kumakalaban sa kanya, yung mga nag-alispusta sa kanya, mawawala, parang alikabok. Sino ba ngayon ang parang alikabok na nawawala dahil sa mga warrant of arrest ngayon? So tutukan natin ito, mga kapatid. Mahuli kaya sa otoridad si Pastor Apollo Kibuloy? Subukan ninyo ako, subukan ninyo kami. Takot? Ay nako. Kaya kayo, na-intimidate kayo dahil natatakot kayo. Pag nasa totoo kayo, tumayo kayo sa totoo, i-depense ang totoo, at kumari ialay ang buhay sa totoo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, magkaisa na po tayo. Huwag tayong matakot sa mga ahas na ito. Tapos na yung pananakot nila. Yan ang kanilang power, yung pananakot eh. It seems to me a little bit tail wagging the dog. Tawag na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya. Akusado siya sa warrant of arrest. We've known him for a very long time. And ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Message note is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the